Golden State Warriors, mga idol, may chance ngang mag-set ng history kasama ang team ng San Antonio Spurs. Dahil kapag nagarap nga sila sa January 13, 2023, ay gaganapin nga ito sa Alamo Dome. Saan, mga idol, ito ay sa Texas, sa lugar ng San Antonio. Kung saan ang stadium na ito ay kaya ngang mag-accommodate ng 65,000 fans. Ang dating record, mga idol, ay 62,046 fans ang nanood ng Bulls at Hawks games. 1998 pa yan ginanap. Kaya nga ngayon may pagkakataon na basagin ito ng team ng Golden State Warriors at ng San Antonio Spurs kapag napuno nga nila ang Alamo Dome Stadium. At mga idol, kung di kayo pamilyar, dito ginaganap ang NCAA March Madness kung saan talaga namang napakaingay ng mga fans. At yan nga, mga idol, ang maganda sa malalaking stadium. Maraming fans, maingay, mas hype, mas may excite ang mga player. At for sure nga yan, mga idol, feeling ko lang naman na mabibreak nga yan ang team ng Golden State Warriors. Aabot nga sila sigurado sa 65,000 na fans. Well, kakakampyon lang naman nila, mga idol, at napakarami ring Warriors fans, hindi lamang sa Golden State at sa San Francisco. At paninguradong kahit hindi mga Warriors fans ay manonood, mga idol, sino ba namang ayaw mapanood nga itong si Stephen Curry? Pero anyways nga, mga idol, yan ang ating aabangan next year, January 13 or January 14 sa atin. At pag-usapan naman natin ito ang si Udonis Haslem. Feeling niya nga yata siya si LeBron James na magkakaroon ng kanyang sariling The Decision. Sabi nga sa report na ito, Udonis Haslem will announce his free agent decision on Sunday afternoon. Well, no disrespect nga, mga idol, dito kay Haslem, pero sa tingin ko maraming NBA fans din ang walang pake kung ano nga ang gagawin niya sa free agency. Last season nga, 13 games ang kanyang nilaro sa Heat, averaging 6 minutes per game. No disrespect muli kay Haslem, mga idol, pero I think hindi niya na kailangan i-big deal pa yung kanyang The Decision na gagawin sa Sunday afternoon daw. Pero move on na nga tayo sa kanya, mga idol, at pag-usapan natin ngayon itong si Stephen A. Smith. Dahil kababalik niya pa lang at naghumpisa na naman siya na kung ano-ano daw ang ipinagsasasabi. Sinabi niya wala nga daw rivalry sa LA. Ang Clippers nga daw ay natalo ang Lakers 32 times out of the 39 times na nagharap sila, which is regular season lang yon, mga idol. At tinawag pa nga ito ni Stephen A. Smith na complete dominance. Clippers are mopping the streets of LA daw with the Lakers. Well, mga idol, may katotohanan naman niya ang sinasabi ni Stephen A. Smith. Wala naman talagang rivalry itong Lakers at Clippers. Ang Lakers may 18 championships, ang Clippers 0 championship. Ang Lakers napakadaming Hall of Famers, ang Clippers walang Hall of Famers na kahit isa. Kaya there is no rivalry talaga, mga idol. Masyadong binibigyang importansya ni Stephen A. Smith ang regular season wins. Kaya tuloy tinatawag ang Clippers na regular season champions lang. Pero anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!